Okay, tayo manalangin. Aming Diyos, salamat muli sa oras na inyong ibinigay sa amin na muli ay aming ipagpapatuloy ang aming aralin sa aming pong Bible study. At ito ang libro ni Mateo at kami na sa chapter 7 and may dalawa kaming verses na aralin ngayon, ang Matthew 7 verse 13 to 14. So hiling po namin ang iyong mayamang awa at grasya at ang iyong gabay o banal na espiritu. Pakalinisin mo po kami at bigyan po kami ng kaliwanagan upang maintindihan po namin ang mga talatang ito. Sa iyo namin binabalik ang kapurihan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So Matthew 7 verse 13 to 14. Sabi diyan, enter through the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it, but small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So, sa ating pong inaral, sabi ko nga na itong huling inaral natin yung kagabi, verses 7 to 12 is sandwiched by two teachings na kung saan ay mapapansin natin na patungkol sa paghuhusga. Ang una nga is yung let us not judge, okay, or we will be judged. Pero ito naman ating aaralin ngayon ay meron talagang paparating na paghuhusga dahil merong patutunguhan ang mga tao whether sila'y mananampalataya o hindi. So, ang mga Hudyo, sila, yung mga first century Jewish people. Ito yung mga time ng ating Panginoong Jesus. Sila ay may malaking paniniwala o mataas ang kanilang antas ng paniniwala na dahil sila ay descendant o nagmula sa kanilang amang si Abraham. Sila ng mga Hudyo ay ligtas dahil sila ay kabilang dun sa tinatawag nga na Congregation of Israel. Yan. Pero sabi nga ng ating Panginoon dito sa mga talatang ito ay huwag tayong pakasisiguro na tayo ay ligtas dahil lang sa ganung klase ng pananaw natin na tayo'y kabilang sa isang lahi na kung saan binigyan ng pangako ng Diyos na yung pangakong yon ay yung offspring, yung seed, yung punla na walang iba kundi nga si Jesus. Ang problema, kanilang idinikit ang kanilang sarili kay Abraham pero hindi naman nila tinangkilik o tinanggap o inisip or kanilang inantabayanan yung pagdating nga nitong punla na ito, yung seed, which is the suffering servant, at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At sa ating panahon ngayon, sabi, hindi ibig sabihin na porque ikaw ay may relihiyon, ikaw ay sigurado na na ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya't huwag tayong pakakasiguro sapagkat nga yung maling assumption patungkol sa kaligtasan ay isang malaking deception. Okay? Isang malaking kalinlangan. Yan. Yung mga kasabayan ng ating Panginoon, yung contemporaries ng ating Panginoong Jesus nung siya ay naririto sa lupa, karamihan sa kanila ay mga religyoso, lalo't yung mga Hudyo,
Sila ay naniniwala kay Yahweh, sila ay naniniwala sa mga kautusan sa lumang tipan kay Moises. Pero sabi nga ng ating Panginoon, karamihan sa mga kanyang mga nakatunggali, gaya ng mga Pariseo, Saduceo, mga eskriba, karamihan ng mga ito ay napapaloob sa tinatawag na Sanhedrina o yung Sanhedrin. Sila yung mga religious groups. Sila yung tagapangaral ng salita ng Diyos, supposedly. Pero sinabi nga ng ating Panginoon, hindi sila ligtas. Kaya nga sabi nga niya, you will die in your sin. Sinabi niya doon sa chapter, 8 ng John. So dito makikita natin na sila na supposedly mga representante ni Yahweh, tagapamahayag ng salita niya, ay hindi pala sila tunay na mga alagad ng Diyos. Doon sila'y tinuring, kinilala ng mga tao nung panahon na yon, na sila mga religious leaders, pero sila pala ay hindi tunay na nagre-represent sa Diyos. At hindi lang nung panahon na yon, pero sa mga henerasyon na nagdaan hanggang sa panahon natin ngayon ay napakarami ng mga professing servants. Nagsasabi sila na sila ay mga alagad ng Diyos. Meron nga tayong laging nababanggit noon, yung isang Indiano na siya raw ay nakakausap niya ang Panginoong Jesus. Si Sandar Sadhu. Okay? Isang Indiano na propeta raw siya. Yan. dito nga sa isang grupo ng mga young people na dati kong kinabibilangan nung ako'y nasa Dubai, ay ang isa ay biglang nag-post ng patungkol nga dito sa panibago na namang prophecy nitong taong ito. At ako'y umiiling na lang. Hinihiling ko sa aking, sa ating Panginoon na naway sana paano ko ba hindi ko naman kilala yung taong yun dahil hindi ko na abutan. So, hinahayaan ko lang muna. So ngayon, unti-unti ngayon ako nagpapasok ng mga katuruan ng reform, ng mga tunay na mga alagad ng Diyos. Para nang sa ganoon makita, pati nga itong mga pinopost ni Brother Boy, yung si Daniel, maganda yung mga turo niya at yun, pinopost ko nga doon para hoping makita nila yung mga tamang katuruan at yung mga maling katuruan para magising sila. At ito nga sinasabi ko na marami sa mga nag-aakalang sila yung mga Kristiyano dahil sila ay tumatawag sa Panginoong Jesus, sila pa nga ay nagka-cast out ng demons, nagpro-propesiya. Pero di ba't may warning ating Panginoon dito nga sa mga susunod na talata na ating aaralin. Not all who call to me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father in heaven. So ang mga ito, akala nila sila gumagawa ng mga kaloob ng Diyos. Pero magtataka sila balang araw sapagkat sasabihin ng Diyos sa kanila, away with me, you evildoers. I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Yun ang isang masakit na matanggap ng isang akala niya siya ay anak ng Diyos pero hindi pala. At sabi ko nga, di ba, may mga nabanggit nga ako mga tao, ayaw kong maghusga pero sabi nga na kailangan yung ang tinuturo ng isang mga ngaral ay dapat sinasabuhay niya. At hindi lang yan. Kung kayo ay
kumbaga professing Christians, pero salungat naman yung buhay na inyong ipinapakita, ay magdalawang isip ka at magtanong sa iyong sarili kung ikaw nga ba ay ligtas o hindi. Dahil nga baka kagaya ka nitong aking mga na-example na before, na siya nga ay isa pang mangangaral, apologist, okay? Isang defender ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Pero taliwas yung buhay na kanyang ginagawa. Tinatago niya na meron pala siyang mga di kanais-nais, at hindi lang di kanais-nais pero mga masamang gawain. Na yun sinasabi ng Biblia, ang mga gumagawa nito ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ang salita na ng Diyos ang nagsabi niyan. Kahit magkakagulutan na lang tayo balang araw kung sino ang makakapasok sa langit at sino ang hindi. Kaya siguro dapat natin eksaminin ang ating mga sarili kung tayo nga ba ay talagang nanampalataya na sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, ang mga sumusunod sa mga kautusan ng ating Panginoon, sila lang ang tatayo balang araw sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng magpanggap ka ngayon, tapos pagdating ng panahon na yon, papapasukin ka pa rin. Dahil dun nga magkakaalaman na kung sino ang sino. Kung sino ang kanino. Yan. Kung ikaw ba ay sa Diyos o ikaw ba ay sa impyerno. Kasama mo ang Diablo. Kaya at sabi nga, kailangan nating ipresenta ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagparito sa lupa, ano ba ang kadahilanan, bakit siya dito bumaba, bakit siya ka nagtungo sa krus ng Kalbaryo, siya'y nabayubay, namatay, at nabuhay na maguli. Hindi lang po dapat ito isang kaalaman na sa isip lang, dahil marami namang tao, lalo sa atin sa Pilipinas, ang naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang problema is kung sila ba ay sumusunod kay Kristo. May ibang grupo, pinangalan pa nila na sila ay iglesia ni Kristo. Pero kilala ba nila si Kristo? Hindi. Dahil ibang Kristo ang kanilang alam. Sapagkat una, hindi na nila kinilala na si Kristo ay Diyos. So doon pa lang ay cut off na sila. Hindi na sila kasama dahil nga sa kanilang paniniwala. So binulag sila ng kanilang mga ministro, pero sabi nga, ignorance, sabi nga, does not exempt anyone. Kung ikaw ay nandyan sa relihiyon na yan at ngayon naririnig mo ang mga pangangaral na ito, eh mag-isip-isip ka. Dahil baka nga, ibig sabihin yan, hindi mo kilala si Kristo. Kaya nga ito pinapakilala ko kung sino siya, at dito nga mapapatunayan natin na siya ang pangalawang persona ng Trinidad na nagkatawang tao, at ang kanyang gawa sa krus ang siyang daan para ang tao ay maligtas. Kaya dito sa ating aralin, sinabi nga dyan, enter through the narrow gate, for wide is the gate that, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. So sinasabi na yung daan patungo dun sa kaligtasan ay makipot. At alam naman natin sa libro ni Juan kung sino ang daan. Sinabi nga ng ating Panginoon, I am the door. Tapos sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And yet, marami pa rin sa mga taong nasa ganitong klase ng relihiyon. Kulto nga ang tawag natin sa kanila. Dahil they deny the deity o pagiging Diyos ni Kristo. Anyone that denies yung pagiging Diyos ni Kristo is a cult. Okay? So dito, hindi nila naintindihan. Ano itong tinutukoy na makitid na daan? Ang makitid na daan nito ay ang
Una, si Kristo at ang kanyang mga katuruan. So kung hindi mo susundin si Kristo at ang kanyang katuruan, then ibig sabihin kasama ka dun sa maluwag na daan at dun ka naglalakad. At sabi nga, ang patutunguhan niyan ay ang destruction. Alam naman natin kung ano ang pinakamalaking relihiyon dito sa buong mundo. It is still Christianity, but within Christianity, may mga nagpapanggap na sila'y Kristiyano, pero sabi nga, taliwas yung kanilang mga katuruan. Sila'y nagtuturo ng mga, sabi nga, doktrina ng demonyo. Okay? So, kailangan maging maingat tayo, mapagmatsyag. Hindi lahat ng mga nagsasabing sila'y Kristiyano ay tunay na Kristiyano. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga nanana na tumatawag sa iba't ibang mga personalidad, whether sila ay nasa langit o nasa lupa o nasa saan mang sila naroroon. El sabi ng Panginoon, kayo tatawag, tumawag kayo direkta sa akin. At isa lang ang aking tagapamagitan. Sabi nga, ang aking bugtong na anak na si Jesus. He is the mediator between God and man. Sabi sa 1 Timothy 2:5. Kaya kailangan makita natin na yan ang sinasaad ng turong ito. Yung imahe ng makipot na daan nung kapatanghunan ng ating Panginoong Jesus ay hindi ito isang bagong turo sa kanila, sapagkat ang mga Grego, mga Greeks, mga Romano, mga Romans at mga Hudyo, mga Jewish writers ay kanila na pong ginagamit ito sa kanilang mga pagsusulat, pag-iilustra sa mga imahe ng dalawang daan patungo, dalawang daan ng buhay. At yung mga iba na sumusulat patungkol nga sa parating na paghuhusga ay ganun din po ang kanilang ginagamit na imahe. May dalawang daan, isang makipot na papunta sa buhay at isang maluwag na papunta sa kanyang pagkawasak. Kaya nga, huwag tayong magtataka na maraming tao ang sigurado na sila ay ligtas. Pero sabi nga, ito ay isang delusyon. Okay? Delusyon. Ibig sabihin lang na sila'y nalinlang. Akala lang nila sila ay ligtas, pero sila pala ay hindi. Then sinabi nga, to enter the narrow road, the narrow gate of the kingdom, kailangan po nating kumatok. So ang ibig sabihin lang niyan is that bago tayo makapasok sa pintuan ng kalangitan o ng kaharian ng Diyos, ay kailangan muna natin na maging citizen ng kaharian na yon. So, paano ka magiging citizen ng kaharian na yon? Tayo ngayon, di ba? Pilipino, gusto mong maging American citizen, pupunta ka ngayon at mag-a-apply ka. At kung sakasakaling ikaw ay ma-aprubahan, ikaw ay dadaan pa sa mga bagay-bagay, mga pagtatanong, at pag nalaman na nandun yung allegiance mo, ay ikay manunumpa doon sa bago mo ngayong citizenship. So ngayon, ganun din dito. Tayo ay dating makamundo, si Satanas ang ating sinusunod, pero ngayon tayo ay papasok na sa kaharian ng Diyos. At ang ating ngayong ticket para makapasok sa kaharian ng Diyos ay ang ating pagkakilala kung sino si Jesus, na siya ang daan patungo sa kaligtasan. Siya ang buhay at siya ang katotohanan.
At kailangan natin malaman ano ang kanyang ginawa at ano itong kanyang ginawa na siyang magbibigay ng kaligtasan. Natatanggalin tayo sa ating pagiging makasalanan. Kaya't dito makikita natin na yung kapamaraanan ng ating Panginoon sa pagiging makipot na daan ay ang ating pagyakap mismo sa ating pagtalikod sa kasalanan at ang pagtanggap natin sa anumang persekusyon na ating masasalubong dahil sa ating pananalig, pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon na si Jesus. At yan makikita natin, babalik ulit tayo dun sa Sermon on the Mount, sa Beatitudes na kung saan binanggit ng ating Panginoon. Sabi niya sa verse 10, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." Sa mga pinepersecute dahil kay Jesus, dahil sa salita ng Diyos, dahil sa Diyos, sa kanila ang kaharian ng kalangitan. "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me." Verse 11. Verse 12 sabi, "Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you," ganun din ang iyong mararanasan. At ganun ang nararanasan ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi lang parehas ang level doon sa mga lugar, sabi ko nga na hostile sa gospel, gaya ng North Korea, sa Pakistan, okay, sa Kyrgyzstan, Kazakhstan, yung mga yan na galit na galit sa Kristyanismo o sa Panginoong Jesus o sa kanyang ebanghelyo. Ang ating mga kapatid sa pananampalataya ay araw-araw ay dumadaan sa mga pagsubok at persekusyon. Tayo dito sa Pilipinas, malaya pa tayo ngayon. Nakakapag-aral pa tayo ng salita niya. Pero huwag tayong maging kampante dahil maaaring bumaliktad ang panahon at tayo naman ang siyang magiging underground ng tayo ngayon ang uusigin ng mga taong ayaw sa ating Panginoon. So ibig sabihin, ang isang tunay na mananampalataya ay kanya namang tatanggapin ang bagay nito, that we are to prepare for suffering. Sabi nga ni John Piper, prepare for suffering. Sinasabi niya sa mga Amerikano. Hindi nila iniisip yun dahil alam nila they are a free country. But look what's happening. Mga churches ngayon ang pinapasara at hindi na sila pinapayagang na mag-meet kahit sa araw ng Linggo dahil nga sa pandemic. Okay? Pero ngayon, nauuwi na sa mga harassment. Ang mga pastor ay nakukulong. O, hindi mo makikita yan noon sa Western world, pero ngayon nangyayari sa Canada, nangyari sa US, nangyari. So huwag tayong maging kampante rito sa Pilipinas na hindi ito mangyayari balang araw. Kaya sabi nga, ating kumbaga ganapin na ang dapat nating gampanan sa mga oras na tayo malaya pa. When it is still day, do the things in the daytime because night is coming near. Ibig sabihin, pagka dumating na ang panahon na mahihirapan na tayo na magkatipon-tipon, ay kailangan maging handa na tayo. Ang mga kalalakihan, lagi kong sinasabihan, kayo ng mga tahanan ng inyong pamilya, kayo ang pastor ng inyong pamilya, kayo ang mag-Bible study sa inyong mga pamilya, kayo ngayon ang mamuno, kayo ngayon ang tumayo. Huwag kayong mapanghihina ng loob. Kaya nga itong aralin na ito na ating ginagawa ay inyo rin magagawa sa inyong sariling mga pamilya. Nababalik tayo doon sa panahon ng ating Panginoon. Ang mga Hudyo, ang mga tao noon, they are
very religious. Religious talaga sila. May meron silang templo. Okay? Talagang sila nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Sinusunod nila yung mga commandments na nakapaloob doon sa kautusan, sa Decalogue o yung Ten Commandments. Makikita natin, they were trying to really follow this and obey this. Because parte ng kultura nila yun. Kaya sila, nung time na sinabi ng Panginoon ito, hindi alintana sa kanila na ito yung mga naririnig na nila noon pa. And yet, dahil lang sa sinabi ng Panginoon na makipot ang daam at ilan lang ang nakakasumpong dito, sabi nga, small is the gate and narrow the road that leads to life and only a few find it. E nagtataas ng kilay ang mga ito. Sasabihin, uy, anak kami ni Abraham. Sino ka para magsabi sa amin na kunti lang ang papasok? Kami mismo maunang papasok. Pero binibigyan na sila ng babala ng ating Panginoon. Sabi nga, if you continue in your sin, and that sin is the sin of unbelief, yung hindi pagpapaniwala. At marami sa atin, kahit pa religyoso mga tao, palasimba pa, pero pag ikaw mag-share ka ng gospel, mag-share ka ng Bible, lalayuan ka. Sabi na, ano yan? Huwag mo akong basahan yan. Kala mo kung sinong banal, yung pala bulag sa katotohanan. So sabi nga, kagaya sila nitong mga contemporaries ng ating Panginoon noon. Nagmamalaki na sila'y anak ng Diyos, ligtas, pero hindi pala totoo. Kaya nga, it is a delusion. It is a deception of the enemy and of the self. Pwedeng ang sarili mo, dahil sa iyo ng iyong paniniwala, ayaw mo nang tumanggap ng panibagong mga pangangaral, naging kontento ka na sa iyong kinagisnan, hindi mo binasa ang banal na kasulatan, ang Biblia, ikaw ngayon ay mapapasama doon sa mga taong huhusgahan ng ating Diyos. Kaya marami talaga ang mga tao sa mundong ibabaw na sila ay ligaw. Kaya sabi nga, diretsahan sinasabi ng ating Panginoon ang mga katagang ito. Dahil gusto niyang makita kung sino ang totoo at sino ang hindi. At tayo rin tinatanong, nasan ba ang commitment natin? Genuine ba ang commitment natin o tayo ay naglalaro lang sa pagiging Kristiyano natin? Alam ba ng Diyos ang mga ginagawa natin pag tayo ay nag-iisa lamang? Alam niya. Anong iniisip natin? Mga bagay-bagay na yan. Kaya lagi kong binabanggit sa iglesia na I hope and pray na wala ni isa sa atin ang masasabing balang araw ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat yun ang masakit dahil nagturo ka na ng tama pero meron pa rin mga ilan na sumuway at hindi naniwala at nagduda pa sa mga aralin na kanilang tinanggap. Kaya't malaki po yung warning na binibigay sa atin ng ating Panginoon dito. Dahil sabi nga niya, small is the gate and narrow the road that leads to life. And only a few find it. Kunti lang. Kaya't sabi nga parang pilitin mong pumasok sa makipot na daan na yon.
pilitin mo. Ibig sabihin yan, hanapin mo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Huwag mong hanapin yung mga bagay-bagay na temporal, na yun ang karamihan na kumbaga hinahanap ng mga hintil, sinasabi nga eh. Pero ang Diyos ang iyong dapat saliksikin. At makikilala mo lang siya kung lalapit ka kay Jesus. Kaya nga sabi nga eh, ito ang warning sa atin na maaring posible na maraming tao talaga ang nag-iisip, nag-a-assume na sila'y ligtas, pero yung pala, sila ay condemned. Sila ay maglalagi sa walang hanggang kaparusahan. Yun ang masakit. Kaya't kapag ikay pinepersecute dahil sa iyong pananalig kay Jesus, sa kanyang salita, sa kanyang ebanghelyo, pasalamat ka, kapatid. Dahil, ibig sabihin lang, ikaw ay tunay na Kristiyano. Pero merong mga iba, sumusunod lang sa mga tradisyon at hindi kay Kristo. Sinasabi, ito ang ginagawa namin. Magsisindi kami ng kandila, magpuprosesyon kami, mananalangin kami ng maraming ganito. Aba, 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 aba. Only to realize na kailangan pala nila ng kaligtasan. Pero papaano kung huli na ang lahat? Kung hindi mo masumpungan ang daan patungo sa kaligtasan? Yun ang malaking katanungan. Saan ka pupulutin? Kaya I hope and pray na itong mga babalang ito ay ating seryosohin. Ating eksaminin ang ating mga sarili kung tayo nga ay nasa pananampalataya. So dito na po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.